Si Apo Wang Eud, itinuturing na national treasure ng marami dahil sa kanyang husay sa traditional tattoo ng Kalinga. Si Apo Wang Eud Ogay, kilala rin bilang Maria Ogay, ay isa sa mga natitirang tradisyonal na mambabatok ng Kalinga sa Cordillera Region. Ipinanganak noong Pebrero 17, 1917, siya ay kinikilala bilang pinakamatandang babaeng tattoo artist sa Pilipinas at sa isang mahalagang tagapag-ingat ng sinaunang sining ng batok o hand tap tattoo. Sa edad na higit 100 taon, si Apo Wang Eud ay patuloy na buhay bighani sa mga lokal at dayuhang bisita na nais maranasan ang kanyang natatanging sining at malaman ang kasaysayan ng tribo ng Butbut. Ang kasaysayan at kultura ng batok. Ang batok ay isang tradisyonal na anyo ng tattooing na ginagamit ng mga sinaunang tribo sa Kalinga. Ang tattoo ay simbolo ng kagitingan, karangalan at kausayan sa labanan. Ang mga mandirigma na matagumpay sa mga digmaan ay binibigyan ng tattoo bilang tanda ng kanilang lakas at proteksyon mula sa masasamang espiritu. Ang bawat disenyo ay may tiyak na kahulugan at simbolismo tulad ng mga hayop, ulaklak at iba't ibang mga pattern na kumakatawan sa koneksyon ng isang tao sa kanilang tribo, kultura at kalikasan. Si Apo Wang Eud ay nagsimulang mag-tattoo sa edad ng 15. Matapos siyang turuan ng kanyang ama, sa mga panahong iyon, ang tattoo ay isang paraan ng pagpaparangal sa mga bayani ng tribo. Bukod sa mga madirigma, ang mga kababaihan ng tribo ay nagpatattoo rin bilang tanda ng kanilang kagandahan at pagkakaroon ng mataas na katayuan sa kanilang komunidad. Pamamaraan ng pagtatattoo. Ang proseso ng batok ay malayo sa modernong pamamaraan ng tattooing. Ginagamit ni Apo Wang Eud ang tinig ng kalamansi o kahoy bilang karayom na idinidikit sa isang maliit na patpak. Ang tinta na ginagamit ay nagbumula sa uling na hinaluan ng tubig at ang disenyo ay nililinyahan sa balat ng pasyente gamit ang kamay. Maingat na pinapalo ang patpat sa karayom upang ipasok ang tinta sa ilalim ng balat, isang pamamaraan na nangangailangan ng tiyaga at tamang tiyempo. Ang bawat tapik ni Apo Wang Eud ay nagpapakita ng kanyang kausayan at dedikasyon sa sining. Bagamat masakit ang proseso, maraming tao ang naghahangad na magkaroon ng tattoo mula kay Apo Wang Eud dahil sa halaga ng sining at kulturang ipinapasa sa kanila. Pagpasa ng kaalaman, bilang uling aktibong mambabatok mula sa kanyang henerasyon, natatangi ang kahalagahan ni Apo Wang Eud sa pagpapanatili ng tradisyong ito. Noong una, pambatok ay pinamamanan lamang sa mga kamag-anak na lalaki, ngunit dahil walang anak si Apo Wang Eud at upang hindi mawala ang tradisyon, ipinasa niya ang kanyang kaalaman sa kanyang mga pamangkin, partikular kina Grace Paligas at Eliang Wigan. Ang kanilang pagsasanay sa ilalim ng patnubay ni Apo Wang Eud ay nagsisiguro na ang sining ng batok ay magpapatuloy sa mga susunod na henerasyon. Ayon kay Apo Wang Eud, tanging ang kanyang mga kamag-anak lamang ang maaaring magpatuloy ng kanyang sining dahil ito ang kanyang paniniwala mula sa mga naunang henerasyon. Ito ay nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga sa pamana at koneksyon sa pamilya. Ang pagtanggap ng mundo sa mga nakalipas na taon, si Apo Wang Eud ay naging simbolo ng tradisyonal na sining ng Pilipinas. Sa pandaigdigang antas, siya ay kinikilala hindi lamang sa bansa kundi maging sa ibang parte ng mundo. Noong 2017, pabilang si Apo Wang Eud sa mga nominado para sa gawad ng pambansang alagad ng sining, ngunit hindi siya napili dahil sa ilang technical na issue. Gayunpaman, ang kanyang kontribusyon sa sining at kultura ng Pilipinas ay patuloy na kinikilala. Noong 2023, itinampok siya bilang pinakamatandang babae na lumabas sa pabalat ng isang kilalang international na magazine. Ang tampok na ito ay nagbigay naan upang mas pakilala pa si Apo Wang Eud sa buong mundo, lalo na ng mga dayuhan na nagnanais na bisitahin siya sa Buscalan upang magpatato. Kahalagahan ng pamanang kultura. Ang buhay at sining ni Apo Wang Eud ay isang natatanging halimbawa ng kahalagaan ng pagpapanatili ng mga tradisyonal na kultura sa kabila ng mabilis na pagbabago ng panahon. Sa kabila ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya at estilo ng pamumuhay, si Apo Wang Eud ay nanatiling matatag sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala sa sining ng batok. Siya ay nagiging inspirasyon hindi lamang sa mga katutubo ng Cordillera, kundi pati na rin sa mga Pilipino at Banyaga na nagnanais na matuto at makaunawa ng mas malalim na kultura ng ating mga ninuno. Ang hinaharap ng batok, habang si Apo Wang Eud ay nasa kanyang katandaan,
na nanatili ang kanyang dedikasyon sa pagpapatuloy ng sining ng batok. Ang kanyang pamana ay hindi lamang makikita sa kanyang mga tato, kundi pati na rin sa kanyang mga alaga at disipulo na patuloy na magpapalaganap ng kanyang sining. Ang kanyang kwento ay nagbibigay ng inspirasyon at paalala sa kahalagahan ng ating mga sinaunang tradisyon. Ang kwento ni Apo Wangod ay isang makulay na larawan ng kasaysayan, kultura at sining ng mga Pilipino. Isang buhay na alaala ng ating mga ninuno na patuloy na nagbibigay ng identidad at pagkakakilanlan sa ating bayan. Hanggat may mga susunod na henerasyon na nagnanais matuto, ang sining ng batok at ang pamana ni Apo Wangod ay hindi mawawala, kundi magpapatuloy bilang isang mahalagang bahagi ng ating pambansang kultura. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating video for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, comment at i-turn on lahat ng notifications para sa marami pang video.